how to close deal a prospect. Marami ang tatanong sa akin, ano ba sikreto mo, paano ka kumausap ng prospect, paano mo papajoin, or ang tanong nga sa akin, apply, ano dapat mong sabihin para magjoin yung prospect ko? Actually, hindi ko napapajoin lahat ng prospect ko. Ang dami pa rin prospect na hindi magjoin. Pero paano ko sila kinakausap? Simple lang. After ko mapresentan, ang tanong ko lang, kumusta? Sunod kong tanong, pag nagsabing maganda, tatanungin ko anong plano niya. Tatlo lang naman eh, mag-iisip, mag-join, or hindi mag-join. Now, pag nagsabing mag-iisip, ang tanong ko, ano yung pag-iisipan mo? Ngayon, pag nagsabi naman mag-iipon ng pera, tanong ko ulit, kailan ka makakapag-ipon? In short, tutulungan ko siya na masolusyonan niya kung ano may gumugulo sa isip niya, kung ano man nagiging problema niya. Halimbawa, sabi niya, wala siyang pera. Di pag-usapan namin, ano yung way para pwede siya mag-accumulate ng pera. Pero pag yung siya yung tipong tao na halos hindi na nga gumagawa ng paraan, halimbawa sabi mo, o pwede ka mangutang sa parents mo, pag ang sagot, eh wala silang pera, o pwede tayong magbenta ng produkto, eh wala ka sa ang kilalang may sakit eh. Pag ganun ang kausap mo, alam mo na hindi mo na dapat kulitin. Ang nagiging problema kasi sa atin sometimes, hindi lahat ng tao mag-networking. Hindi lahat ng tao gusto ang ginagawa natin. Kailangan natin i-accept yun. Ngayon, kung ikaw yung tipong tao na makulit, yung ibon gusto mong turuan lumangoy, yung isda gusto mong turuan lumipad, it will take time. May mga ibang taong self-motivated, may ibang tao talaga naghahanap ng opportunity. Pag sila yung tipong taong naghahanap ng opportunity at na-presentan mo, automatic sila pa nga pamisang gumagawa ng way para makapag-join. Yung mga tipong tao na ayaw talaga mag-join, kahit anong kulit mo, ayaw talaga dyan. Anong dapat mong gawin? Hey, next! Hanap ka ng ibang prospect, huwag silang pag-focusan mo. Kasi nagiging problema sa atin sometimes, pupukusan mo yung alam mo ng ayaw, kukulitin mo, antayin mo na magkaka-interest din yan. Kaya paminsan tayo as networker, may mga iba tayong friends na lumalayo sa atin or nawawala ng gana tayong kausap or ina-unfriend tayo sa Facebook kasi tayo mismo may problema. Bakit? Nagsabi na ng ayaw, pinukulit ng kinukulit mo pa. Pag ayaw, hayaan mo, hanap ka ng ibang prospect. Ang daming tao dyan na interested magbago ang buhay nila, ang daming tao dyan na willing gawin ng networking, then dun ka mag-focus. Huwag kang mag-focus sa tao na sa panahon ngayon or hindi pa sila handa para sa opportunity yung binibigay mo. Kasi malay mo, after 6 months, after 1 year, kukontakin ka rin nila. Actually, ang dami kong personal experience na napresentan ko after 1 year, after 2 years, ako mismo yung tinitext, uy, magjo-join na ako dyan sa InGlobal. Kaya guys, ang pinakasimple lang na gawin mo, presentan mo, after tanongin mo kung kailan magjo-join, kung anong gusto nila, or tulungan mo anong way para makapag-join. Pag sila yung tipong tao na willing din, then yung mga tipong tao na dapat pinapollow up mo at ina-assist mo. Pero yung tipong tao na sabi magjo-join, tapos nung time na tinitext mo, hindi na nagre-reply, pinatawagan, hindi sinasagot, alam mo na anong ibig sabihin nun. Kumbaga, huwag ka na maging manhid, hindi na nga sinasagot text mo, hindi na sinasagot call mo, ibig sabihin, hindi siya interested, anong dapat mong gawin? Next, kaya huwag mong pahabain ng agony, ng sakit, ng paghihirap mo. Kumbaga, kung ayaw, ayaw, kung gusto, gusto.